Diaryo! Diaryo kayo dyan! Diaryo! Diaryo sa radyo, sa Double B, Balitang Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ImmunoMax. At mga kapuso, narito na ating Diaryo sa radyo, mga headlines, mga balita ng Diaryo. Updated po yan sa Super Radyo 2024. Ngayon pong araw nito ng Miyerkules, Setyembre 11, unahin po natin ang banner story ng Manila Bulletin. Kinatawan ng Pogo at 53 iba pa sinampahan ng reklamong qualified human trafficking. Inihain sa Department of Justice ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang PNP ang reklamo kaugnay ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Kabilang sa main reklamo, sina Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99, Ronaldine Baterna na Corporate Secretary at dating TLRC official Dennis Kunanan. Gayun din ang mga sinasabing big boss ng mga Chinese ng Pogo. Sa Philippine Daily Inquirer at Abante, Vice President Sara Duterte at mga tauhan hindi sumipot sa budget hearing sa Kamara. Sa halip, sumulat si VP Sara Duterte, kina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ako Bicol Partylist Representative Elizalde Co, ang chairperson ng House Committee on Appropriations, isinaad ng bise na naisumitin na niya ang detalyadong presentasyon ng panukalang budget ng kanyang tanggapan. Sa Philippine Star naman, mga ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy, pinangangasiwaan na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan naman po ang kinumpirma ni Attorney Re-Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ. Pero pinalawig ng Anti-Money Laundering Council ang freeze order sa mga ari-arian ni Quiboloy hanggang sa February 6 ng susunod na taon. At sa Filipino Star ngayon, Quiboloy at apat pa mananatili sa PNP Custodial Center. Yan ay sa kabila ng utos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na ilipat sila sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa PNP, may commitment order din kasi ang Pasig RTC Branch 159 na inuutos na manatili sa kasudiya ng PNP ang mga ito kaugnay ng kasong qualified human trafficking.